Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 18 ng Oktubre at ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang kapistahan ni San Lucas, isa sa mga manunulat ng mabuting balita. Ipanalangin natin na kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, kayong lahat na patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa inyong mga kahilingan at karamdaman, at para po sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Panalangin para sa kaarawan ni Father Jesse Balilia at sa intensyon ng pamilya ni Jing San Juan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang nagbibigay lakas upang kami ay makapagbahagi ng mabuting balita. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang mabuting balitang dapat naming isinasabuhay sa aming araw-araw na pamumuhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang gumagabay sa amin upang makarating sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesu Kristo, Oh.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahala sa mahihirap. Ipagkaloob mong ang mga dinadakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa sa damdamit isipan at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonika. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito namay sa Dalmatia. Si Lucas naman lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Epeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-iingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipamahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang kanyang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah.
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagaway may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa ilinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa Pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalutigit ang mga lagi nating kasama sa misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikiisa sa 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Sino pong katuwang o katulong o kasama ninyo kapag kayo ay may ginagawang mabuti para sa kapwa? Sa mabuting balita, si Jesus pumili ng 72 at sinugo silang dala-dalawa. Mahalaga po sa pangangaral, mahalaga sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, mahalaga sa paggawa ng mabuti, na kahit may isa na nakakatulong, nakakatuwang, kasama mo, o nakakaalam ng iyong gawang kabutihan. Oo, tama po ang binabanggit ng mabuting balita na hindi kailangang ipagmalaki ang ginagawang mabuti, hindi na kailangang alam-alaman ng kaliwa ang ginagawa ng kanan. Subalit, binibigyang halaga ngayon ng Panginoon sa kanyang mabuting balita ang kahalagahan ng isa o ilang mga tao na makakasama at makakatulong mo upang makarating ka sa langit. Sino po sa buhay ninyo ang taong iyon? Ang inyo bang asawa? Ang inyong mga kaibigan? Kapitbahay? Mga anak? Sinong tao ang sa palagay mo ay magdadala sa iyo papunta sa kaligtasan? Sa unang pagbasa, narinig ninyo si Pablo, ang sabi niya, iniwan siya ng marami. Si Lucas na lamang ang nag-iisang kasama ko. Ang ipinagdiriwang na santo ngayong araw na ito, si San Lucas, isa sa apat na manunulat ng mabuting balita, ay naging katulong at katuwang ni Pablo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Si Lucas po ay isang manggagamot at ang kanyang mabuting balita ay nakatuon sa pagtulong sa iba, lalo na ang mahihirap, kung saan binigyang diin din niya ang kahalagahan ni Maria bilang ina ng Diyos na laging tumutulong sa pangangailangan. Sa apat na mabuting balitang manunulat, si Lucas ang sumulat ng maraming bahagi ng tungkol sa mahal na birhen. Ang nakatuon
sa pagtulong sa mahihirap. Tayo po, sinong katuwang o tayo ba ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Sapagkat tayong lahat ay sinusugo ng Diyos na ano? Na magbahagi ng kanyang mabuting balita. At anong sabi ni Jesus? Pagpunta ninyo sa inyong babahaginan ng mabuting balita, sabihin muna ninyo, sumain nyo ang kapayapaan. Naniniwala si Jesus na mababahaginan at mauunawaan ng iba ang ating ipinangangaral kung unang-unay kapayapaan ng ating dala para sa kanila. Kapag po tayo ay gumagawa ng mabuti, kapag ka tayo'y tumutulong, tapos nakasimangot ka, yung hindi makita ang kapayapaan sa mukha mo, mahirap po iyon. Kapag ka tayo ay magdadasal, o kapag tayo ay may gagawing mabuti sa kapwa, tapos ang hitsura mo'y nakasimangot ka, lukumot ang iyong mukha, parang hindi ka tuwa-tuwang tumulong. Sabi ni Jesus, sabihin muna ninyo, sumain nyo ang kapayapaan. Ang pagmamahal, ang pagtulong ay nararamdaman unang-una sa taong payapa. Kapag ka ikay laging galit, kapag ka ikay lagi ng masama ang tingin, mahirap maramdaman ang kapayapaan ng kapwa. At mahirap ang pagmamahal kapag walang kapayapaan. Kaya ang tanong, bilang gumagawa ng mga mabuti, bilang sinusugo ng Panginoon sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa, huwag na po tayong lumayo. Huwag nating isiping ang pagmimisyon o ang pagsusugo ng Panginoon ay kailangan laging malalayo. Yung malalapit sa atin ang unang dapat nating pinagmimisyonan. Paano ka? At anong hitsura mo? Paano ka nakikipagrelasyon sa mga taong malalapit sa iyo? Paanyaya ni Jesus, magbahagi muna ng kapayapaan upang mas maramdaman ng ibang tao ang pag-ibig at pagtulong na dulot mo. Mamayang alas 9 ng umaga, meron tayong pagdarasal ng rosaryo, hinihingi ng simbahan para sa pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa mundo. Ito po'y gawain ng simbahan at paanyaya na magkaroon ng maraming mga kabataang nagdadasal ng rosaryong sabay-sabay ngayong alas 9 para sa kapayapaan. Sapagkat tinatanggap ng simbahan, mararamdaman mo lamang ang pag-ibig at pagtulong kapag nauna mong ibigay at ibahagi ang kapayapaan sa iba. Sa banal na misang ito, habang pinararangalan si San Lucas, tayo po ay humingi kay Kristo ng tulong sa ating tatanggapin mamaya sa komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, pagkalooban mo po ako ng kapayapaan sa aking puso at damdamin upang ang aking gawang kabutihan, ang aking ginagawang maganda para sa aking kapwa ay kanilang kakitaan ng iisang dahilan, ang pag-ibig at pagmamahal na nagmumula sa isang payapang paglilingkod. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagpapala mo, at ang kapin ang alam.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kapayapaan, kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mong dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buhay ka pa, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit, lupa'y nagpupuhay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparin. Siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mong iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya't sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa hapag mong banal, ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwanan ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang paghahanda po sa isang espesyal na pagdiriwang ng pambansang dambana ngayong darating na Enero, tayo po'y magkakaroon ng isang dinner for a cause ngayong December 10. Available po ang mga ticket sa halagang 2,500 only sa ating pamisahan at opisina. Kalaki po nito ang concert ni Mito Yonting at Nang The Drivers, ang kanyang banda.
kasama ang ilang mga awit mula sa Batangas at pagtatanghal ng ilang mga pari mula sa Arsidiosisis ng Lipa. Atin pong suportahan ang gawain ito para sa pambansang Dambana. May dinner concert ka na, makakatulong ka pa. Ikatlo, mamaya pong alas 9, tulad ng nabanggit ko kanina, tayo ay may samasamang pagdarasal ng Santo Rosario. Ito po ay bilang pagtugon sa panawagan ng simbahan na manalangin para sa kapayapaan at pagkakaisa sa mundo at pag-abilang pagdiriwang ng buwan ng Santo Rosario. Kayo po, lalo't higit ang mga kabataan, ay inaanyayahang makiisa. Sa darating na Miyerkules, 23 ng buwan, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang mga oras ng healing mass, alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon, kayo po, lalo't higit ang inyong mga may sakit, ay inaanyayahang makiisa. Salamat sa inyo. Ang sunod na misa, mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihatya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, laging magbahagi ng mabuting balita. Salamat sa Diyos. Awit-awit ng Ave Maria sa anak si Jesus, puso ng